Isang magandang-magandang araw, magandang buhay po mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati po sa inyo, nagbabahagi sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish Church, FB Harrison, ang sentro po ng pastoral mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau at dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay tumungtong na naman tayo sa awa ng Diyos sa araw po ng Huwebes, Thursday of the 33rd week of Ordinary Time. At sa atin pong Ebanghelyo, ay maririnig po natin ang kwento ng pagdating ni Jesus sa banal na lungsod ng Jerusalem. Tinatanaw niya ito mula sa Mount of Olives at ang gospel reading ay Luke 19:41-44. Ang kwento pong ito ay nagpapaalala sa atin sa isang maliit na simbahan na itinayo ng isang Italian architect, pinangangasiwaan ngayon ng mga paring Pransiskano, sa dausdus slope ng Mount of Olives, at ang tawag po noon ay Dominus Flebit, and the Lord wept. Sa ating pong Ebanghelyo, habang siya'y dahan-dahang lumalapit sa banal na lungsod ng Jerusalem, sa unang Palm Sunday celebration, kung tawagin, ang mga crowd sa mga tao ay nagdiriwang, nagsasaya. Pero sabi po ng Ebanghelyo, Jesus wept openly. Ito po ang ikalawang okasyon sa Ebanghelyo na kung saan sa gitna ng maraming tao ay umiyak ang Panginoon, tumangis ang Panginoon. Ang unang pagkakataon siyempre po ay naganap doon sa libingan ng kanyang kaibigan si Lazaro sa John 11:35. Nagpapakita ito na ang Panginoong Jesus ay talagang tunay na Diyos, ngunit totoo rin naman, taong tao, may emosyon. At gayon din po, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa panahon ng propeta Jeremiah, na kung saan ang propeta Jeremiah habang kanyang minamasdan ang banal na lungsod ng Jerusalem ay umiyak din. He wept bitterly over the destruction of Jerusalem. Jeremiah chapter 9:1 and following. Ano ang dahilan ng pagtangis? Ano ang dahilan ng lamentation? Ano ang dahilan po ng pag-iyak ng Panginoong Jesus para sa banal na lungsod ng Jerusalem at lahat ng nandirito? Kung atin pong pagninilayan ang kwento natin, unang-una, Jesus wept because he looked back, tumingin ang Panginoon sa nakalipas at nakita niya ang napakaraming wasted opportunities ng Jerusalem. So, Jerusalem has always been the center ng ministry ng maraming propeta. But Jerusalem failed to recognize the outstretched arm of God calling her to conversion. Gayun din po, Jesus looked within at nakita niya napaka-blessed ng Jerusalem. Nandun ang kaisa-isang templo
doon ginagawa ang lahat ng malalaking paggunita, pasasalamat, selebrasyon, ritual ng pananampalataya. This is what is unique and this is what made Jerusalem a holy city. Pero yung mga tao, ang kanilang mga puso is not that prepared to look at everything beyond the external. Lahat ay panlabas. Another reason why Jesus felt bad and cried ay sapagkat he did not only look back, nakita niya yung wasted opportunities. He did not only look within, nakita niya yung hunghang, hungkad na kalooban. Everything was external. Jesus looked ahead at nakita niya yung terrible na hinaharap ng Jerusalem na magaganap sa 70 AD, kung saan sasalakayin ng mga puwersa ni Vespasian at Titus ang Jerusalem na yan. At sa loob ng 143 araw ng digmaan ng 70 AD, humigit kumulang 600,000 Jews ang mamamatay. Mga kapatid, sa atin pong pagninilay sa maiksing ebanghelyo sa araw na ito, na kung saan tumangis, umiyak, na naghoy ang Panginoon sa harap ng banal na lunsod, dalawa ang napakagandang take home at take out po natin. Unang-una, tinuturuan tayo ng kwento ngayon ng ebanghelyo, huwag tayong maging short-sighted. Huwag tayong maging myopic sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Look back. Examine honestly everything. May mga bagay ba na dapat nating tanggapin ng may kapayapaan na hindi na pwedeng balikan? Missed opportunities. May mga bagay din bang dapat nating ipagpasalamat? Look back. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, look back, look within. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang sinasabi ng okasyong ito sa iyo? And sa lahat ng okasyon, look back, look within, look ahead. Ano ang hinaharap? What are the prospects? At tumingin tayo sa hinaharap with confidence, yes, but also with humility, realizing our own limits. Pero ang pangalawa at napakahalagang take out at take away ng atin buong gospel story ay, in everything, tignan natin na ang Diyos ay hindi po extra. Hindi po extra ang Diyos, kung hindi, God is always with us. Kasama natin siya sa lahat ng okasyon. Again, nagpapasalamat tayo sa araw na ito, at kung kayo po ay na-touch, nabiyayaan ng ating pagninilay, paki-like naman po, paki-share, paki-post at repost ang ating pagkagising sa umaga, and ask people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman o sa ating Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. It's another day to pray over our prayer list. At surely mga virtual parishioners, mga cooperators ng ating apostolado, you are part of our prayer list for today. Ngunit, hayaan niyo po na specially sa araw na ito, ay batiin natin ang ating mga mission partners
at virtual parishioners mula po sa mga iba't ibang ministries, Bible groups at parishes. Unahin po natin siyempre ang parokya ng Our Lady of Sorrows Parish dito po sa Pasay, kasama na po ang ating mga donors, ang ating mga benefactors sa ating pagtatayo ng shrine at studio ng Mater Dolorosa de la Pietà. At gayon din po, atin din pong ipinapanalangin ang mga kasama natin sa All Sophie, Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Incorporated. Binabati rin po natin ang Monday Bible Group ng San Lorenzo Village, kinabibilangan ni Sister Brenda Season Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Choa. Ang Monday group din po, prayer group naman ito ng Urdaneta Village, binabati natin sina Tita San Benaventura, Perla at Ovi Roy, si Rufing at Bobot Tianco, no? Si Brother Rufino at Violeta Tianco, si Ed at Luz Tagle at ang magkapatid na Cecil Saavedra at Belen Behasa. Binabati rin po natin ang parishioners ng Santa Maria de la Estrada sa Quezon City, kinabibilangan ni Perks Domingo, ang Formation Ministry Head. Siyempre, binabati natin ang parish priest, no? Gayun din po si Dina Reyes at ang kanyang family at si Violet Ramiro, no? Lahat po ng kanyang grupo, no? Gayun din po si Romy at Mabic Plosius at lahat po ng inyong kasama sa Two Hearts Community ng Our Lady of Fatima Parish dyan po sa Karangalan Village. Ayan, sa Cainta, Rizal, no? Stay safe po. Gayun din po sa South Mall Ministry, binabati naman po natin ang grupo po ni na Susan Boying CK, ang De Leon ni Duasa Gonzaga Family, si Andy at Vicente Agos at ang kanilang pamilya, ang Nino at Marites Molina, kumusta po kayo? Si Ana at si Boy Florante Malinaw at si Ann Margaret Valdez. Atin din pong bine-bless ang intentions for today ni Infinity Love at ni Lily Chua at gayon po ni Rose Bilab, ayan, at ni Love Nufable, ayan. Ang Bible group po ng mga ladies, sina Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., at Julie Go. God bless you po. God bless din po ang Obias Ledesma family, ni Janina, Gina, Jesse, at Chris Matthew, at gayon din po ang grupo po ni Mark Amadeo Balon, Andre Rose, Raul Gonzaga, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Angelo Joseph Lofranco, Iluminado Arrive and Family, Maria Edisa Planillo and Family, Nelson Santos at si Judith Ilagan. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Alleluia! Alleluia!